Dari nyebako. Final love itu. J. Leia. Ano ko pa yung lata? Tihala. Siren. Si... Nandiyan kasi yung mga pangalan na sa upuan. Yung pangalan niya parang... Oh, si Brother James. Si Lance. Si Vincent. Si Denise and Diana. Si Juliana. Si Antoinette. Ito si Antoinette. Si Katrina. Okay. Si Ate Jamie. Si DM. Si Ate Jana. Si Kuya Ezekiel. Si Daddy Joe. Daddy Jose. Si Nanay Joanne. Si Jared. At saka si Johan. Yan kami ngayon. Yan yung team namin ngayon. Kasi palitan kami, di ba? Noong nakaraan, di lang kami nakapagpalit. Okay? Okay ba? Okay, ano yung pinag-usapan natin ng last-last? Tungkol saan? Ano yung kwento natin? Kay? Kain at saka kay Abel. Galing ni Lance, no? Nasa una nila. Sino yung pinatay? Si Abel. Galing talaga ni Lance, ah. Okay? Hindi ko kay Lance, ah. Okay? Sa ulo pa rin niya, pinatay ni... Kain si Abel. Di bakit daw niya pinatay? Naiingit siya, no? Kasi mas pinaburan ng Panginoon yung hain ni Abel kesa doon kay Kain, no? Kasi yung hinahin ni Abel yung kanyang tupa. Yung kay Abel yung kanyang tanim. Yung kaya yung kanyang yung bunga ng kanyang mga tanim. Pero hindi siya totoo sa puso niya. Diba? Sinabi nun sa huling part kung bakit ayaw ng Panginoon kasi wala siyang pananampalataya. Okay? Ngayon, sino nakikita sa inyo mga hayop? Ang dami dito, di ba? Okay? Nakapunta na ba kayo sa zoo? Yung lahat, yung bahay, lahat ng mga hayop doon, inaalagaan lahat ng hayop. May tiger. May lion. May crocodile. Yung mga hindi nyo nakikita dito. May giraffe, yung malaki. Okay? May elephant, yung malaki yung muso. Hindi nakakita na kayo ng gano'n? Okay. May kwento sa Bible, lahat ng mga hayop na yun, inilagay sila sa isang lugar. At inalagaan sila na isang buong pamilya. Sino yun? Bondami nun. Okay? Yung normally nakikita natin dito, may kalabaw, may baka, may kambing, may manok, may baso. Ano pong meron dito? Pusa. Aso. Ostrich. Pabo. Ano pa meron dito? Ibon. Mga ibon. Kalapati. Uwa. Dab. Ano man dab? Kalapati. Ano pa? Bat. Anong bato ba ito? Ahas. Ahas. Lamigo. Tayo na. Sinan lang. Ay. Pasok. Ayan po, sa tabi ni Ana. Nandito na kami sa kwento. Lance. Okay. Ang kikwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa isang malaking baha. At lahat ng mga hayop ay inilagay sa isang malaking bangka. Okay, sino kaya yun? Okay, answerin na natin. Okay. Pero bago tayo magkwento ng ganyan, okay, manalangin muna tayo. Okay? Salamat sa inyo. Okay, manalangin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataan na nandito. Ama, pagpalain mo sila ng inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga bata. Gabayan sila, Ama. Ganun din sa aming umaga, sa aming gawain, kayo po matunat, yan may kalapastor, ang pagbiyahe, sa pagpuan ng Bible, ganun din.
sila si Sinean na susunin. Salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa pagpapalam. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay. Yung pamagat ko dyan, God's judgment. Okay? Nagagalit ba ang Diyos? Si tatay ba o si nanay nagagalit ba minsan? Bakit? Hindi nasunod yung bata, makulit. Okay? Di ba? Matigas yung ulo. Ano pa? Magtamad tayo, di ba? Tamad mag-toothbrush. Tamad maligo. Okay, ano ba? Mga sinakatamad, tamad gumawa ng module. Okay? Di ba? Minsan nagagalit sila. Ang Diyos din nagagalit. As may sukdulan yung galit ng Diyos. Okay? Hindi siya, ang Diyos ay alam natin mapagmahal. Pero, siya ay banal. Pag siya ay banal, dapat meron siyang justisya. Alam niyo justisya? Justice? Kunyari, ang bata, sinabihan ng tatay, oh, huwag ka magsisinungaling. Okay? Tapos, nagawa niya yun. Pinagsabihan ulit siya ng tatay niya, anak, masama ang magsinungaling. Tapos ginawa niya uli. Anong kayang gagawin sa kanya ng tatay niya? Kapaluin siya. Masarap ba yung palo? Okay, pero, bakit ginagawa ng tatay yun? Para matuto tayo. Kasi mahal tayo ng tatay natin. Pag ang tatay nyo hindi na kayo pinapalo, tayo, mahal mo ba ako? Panunin nyo yung tatay nyo. Kasi pag hindi ka pinalo, ibig sabihin, hindi ka nagkakamali, which is, hindi pwedeng mangyari yung lagi ka nga nagkakamali, di ba? Okay? Pag mahal tayo ng tatay natin, papaluin tayo para tayo ay ituwid, itama. Pero ang Diyos ng panahon na to, no, nilikol niya lahat, no? Kaya God's judgment, Noah, okay? Merong pinili ang Diyos na isang tao, no? Dahil sa kanyang pananampalataya at naligtas yung kanyang buong pamilya. Tingnan natin yung kwento. Okay? Yung kwento natin makikita yan sa Genesis chapter 6, 7, 8, and 9. Ang dami. Okay, ang daming chapter, no? Genesis 6, 7, 8, and 9. Okay? Pero ang bibigay ko lang sa inyo yung 8 kasi ibubuod ko na yung 9. Ngayon, babasahin ko lang to, ha? Makinig kayo sa akin. Okay, ito yung mga tao ng panahon na yon, sabi diyan. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. Yung mga tao ay dumami na, di ba? Yung panahon ni, sino yung unang tao? Si Eva at saka si Adan. Tapos nagkaroon siya ng dalawang anak, di ba? Pinatay pa ng isang anak yung kapatid niya. Yun nga si Cain at si Abel. Tapos dumami na ng tao, no? Ng anak pa uli. Si Eve. Yung naging anak niya si Seth. No? Nung panahon na yun, yung mga anak ni Seth ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin nun, sila ay nanampalataya sa Diyos. Okay? Tapos dumami, no? Yung mga tao, yan ang sinasabi dito. Began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. That the Son of God, yung mga nanampalataya daw sa Panginoon, saw the daughters of the men, but they were fair. Magaganda! Okay, nakakita ka na ba ng maganda? Di ba? Nakakita ang ganda? Di ba? Uy, ang pogi! Di ba? Totoo yun, di ba? Nakakita tayong mga taong ganun, di ba? Ang cute naman niya, di ba? Ang pogi naman niya, ang lakas! No? Okay, yan daw nangyari. They were fair and they took them wives of all which they choose. Sila ay nag-asawa ng kung sinong gusto nila. Okay? Ano sa'yo yung nangyari? And the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that day he also is flesh. Yet his day shall be 120
20 years. Okay, yung buhay daw ng tao, nilagyan na ng Panginoon ng limit hanggang 120 years na lang. Sinong gusto magbabuhay ng abot ng 120 years? Ga, sarap nun, di ba? Kala nyo ba pag gano'n na kayo katanda, hindi na kayo nakakalakad? Pag 100 pa lang, mahirap na maglakad. Yung pinakamatanda dito ang kakilala namin, si Tatay, ano? Simplicio? Kilala niyo si Tatay Simplicio? Hindi, yung dito nakatira dito, pag dinaretso niya yan. Lolo po ni Dave? Lolo ni? Ni Dave? Lolo ni? Oo! Ilan taon na yun? 92! Konti na lang, 8 years na lang, magiging 100 na siya. Ano yung itsura ni Lolo? Di ba medyo mahina na siya, hindi na siya ganun kalakas. Pero malakas pa rin, di ba? Nakapagtanim pa nga eh. Di ba? Okay. Sabi ng Panginoon, hanggang 120 years na lang daw yung buhay ng tao. Baka wala pa akong kilala, umabot ng 120. Okay? Meron kayong kilala, umabot ng 100. Happy birthday to you! Punta ko na 120! Wala pa. And they were giants in the earth in those days. And also after that, when the Son of Man of God came in unto the daughters of men, and they bare children them to them, the same become mighty men which were of old men of renown. Okay, malalakas daw, no? Nagkaroon daw sila ng mga anak na malalakas, matatangkad. Okay? Nakakita na kayo yung matangkad na tao? Gano'ng katangkad? Okay, di ba sa mga nagbabasketball, ang lalaki nila? No, parang ginaganon lang nila yung ano, bora dun sa ring. Imagine mo yung ito yung kamay nila. Gaganon lang sila, titingkayad lang sila ng gano'n. No? Tapos mag-shoot na sila ng bola. Okay, gano'n sila katatangkad. Meron bang gano'n, Kuya James? Meron. Di ba? Sa Jessica so. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Pinakita daw ng Panginoon yung kasamaan ng tao. Yung tao daw sa sobrang dami naging masama na sila kasi hindi sila nanampalataya sa Diyos. Nag-asawa sila ng kahit na sinong gusto nila. Kasi sa Bible, dapat ang mapapangasawa mo ay katulad ng pananampalataya mo. Okay, yun yung tama. Okay? Kung ikaw ay Kristiyano, sumampalataya ka sa Panginoon. Dapat yung asawa mo, Kristiyano rin, sumampalataya sa Panginoon. Gusto mo ba iba yung relayo ng asawa mo? Gusto mo sumasamba yung asawa mo sa Diyos-Diyosan? No, pumupunta sa bundok, tapos nagpapa long hair, nagpapahaba ng balbas. Gusto mo ba gano'n ang mapangasawa mo pag babae ka? Pag lalaki ka naman, gusto mo naman mapapangasawa mo nag-witchcraft, nag-gagamot ng ano, gusto mo pang mapangasawa yun? Hindi, di ba? Kasi iba yung pananampalataya. And it repented the Lord that He had made man of the earth and it grieved Him and in at His heart. No, nag-grieve yung Panginoon kasi yung ginawa ng tao ay mali. No? Ang original na gawa ng Panginoon, perfect. Kaso lang, because of sin, yung tao ay nag-degrade, lalo siyang naging makasalanan. Okay? Gusto niyo ba ng gano'n? Gusto niyo ba dito sa halahala? Oy, bawal na tayong lumabas kasi marami na dito ang adik. Yung ginagawa ng adik, kinukuha yung mga bata tapos binibenta yung mga laman loob. Gusto nyo ba ng ganon sa halahala? Ayaw, di ba? Ayaw natin. Kasi gusto natin, malaya tayong nakapaglaro. Malaya tayong nakapunta sa church. Malaya tayong nakikipaghalubilo sa kapwa nating mga bata. Tama? Okay ba yun? Okay ba yun? Okay. And the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, and the creeping things, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Sabi ng Panginoon, nalungkot yung Panginoon.
Kasi nga, makasalanan na yung mga tao. Yung kasalanan na yun, matinding kasalanan yun, hindi yung simpleng kasalanan lang. No? Sabi niya, sisirain daw niya, no? Yan, nililipunin niya yung lahat ng mga tao, okay? Beast, yung lahat ng mga hayop, yung mga lahat ng mga gumagapang, tama ba yan? Ano ba daw? And fowls of their lahat ng mga ibon, lahat ng mga lumilipad. Imagine mo yun, lahat papatayin ng Panginoon. Okay? Of, ito yan, nag-repent siya. Next na. Okay. Ngayon, ang Panginoon, meron siyang pinili. Kasi nga, ito'y nanampalataya sa kanya. Ang pangalan niya ay Noah. Sabi diyan, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generation of Noah. Noah is a just man and perfect in his generation. And Noah walked with God. Siya ay lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? Meron bang taong ganon lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon? Meron yung mga nanampalataya sa Panginoon. Tama? Okay, sabi dyan, maganda yung description sa kay Noah eh. Just man, ibig sabihin siya ay matuwid. Ibig sabihin ba ng matuwid dito, wala siyang kasalanan? Hindi, di ba lahat kasi, sabi di ba lahat ay nagkasala, hindi na maabot sa kalwalatian ng Diyos. Ibig sabihin dito yung just man ay matuwid, wala sa kanyang maipupula. Ay, naglalasing yan eh. Ay, nambubugbog yan eh. Ay, mahilig yan sa away. Ay, nanluloko yan ng tao. Si Noah hindi ganon. Okay? Okay. And perfect in his generation, you know, walk with God. Siya'y lumalakad sa Panginoon. Yan ang mahalaga. Noah begat 3 sons. Si Noah daw ay merong 3 anak. Sino daw yung anak ni Noah? Sabi dyan, si Shem, si Ham, at saka si Japheth. Sino daw yung anak ni Noah? Si Shem, si Ham, si Japheth. Ulit, sino daw yung anak ni Noah? Si Shem, Shem, Ham, Japheth. Ulit, sino daw yung anak ni Noah? Shem, Ham, Japheth. Sino yung anak ni Noah? Shem, Ham, Japheth. Madaling tandaan yung ham kasi kinakain natin yun. Nakakain na ba kayo nun? Ham? Sarap nun eh, di ba? Tuwing Pasko lang yung isa na kain natin. Di ba? Si Daddy, sawang-tawa sa ham. Okay? Sino daw yung anak ni Noah? Shem, Ham, Japheth. Okay, tama. Okay. And God, nasa na ako? And the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Okay, corrupt na daw yung earth. Tapos puno na ng violence. Kunyari, nakakita lang ng candy, nag-aaway na kagad. Nag-aaway na kagad. Ay, yan, tuloy na lang! Nag-aaway na kagad sila. Ganun na yung mga tao. Hindi lang ganun, hindi lang sa candy. Sa lahat ng bagay. Violente na sila. Nakita na kayo ng violent ng tao? Yung may hawak-hawak na ita? Ako hari dito! Sino gusto ng away? Nakita na kayong gano'n? Tapos lasing. Hindi ba? May normal din eh. Violente na daw. And God looked upon the earth and behold, it was corrupt. And for all flesh had corrupted his way upon the earth. Lahat na daw ng tingnan ng Panginoon. Lahat na corrupt. Lahat na masama. Okay, ano nang gagawin ng Panginoon? And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them. Okay? With the earth, di-destroy daw ng Panginoon. Sisirain ng Panginoon lahat. Gusto niyo ba yun? Okay, pero dito, instance na to,
gusto na nang sirain ng Panginoon lahat. Okay? Next. Okay, 14. Make thee an ark. Sabi ng Panginoon, gawan mo ako ng isang malaking barko. Ark. Arko. Okay, yung barko dati ngayon, wala pang mga makina yun. Okay, kasi ngayon yung mga barko, di ba nakatunda tayo sa ilog? Di ba may mga bangka doon? Di makina na, nilalagyan ng gas. Yung panahon nila, wala pang ganun. Okay, yung barko nila, yung mga bangka nila, ginagamit lang yun sa panahon nila para mag isda. Kumuha ng isda. Pero ito, gagawin nila, no? Hindi sa pangumuha ng isda. Ano daw ang gagawin nila sa malaking barko? Tignan na natin. Sabi dyan, ark of gopher wood. Room shall thou make in the ark, and shall pitch it with in and without with pitch. Lalagyan daw sila ng alkitran. Ibig sabihin yun, yun ang para hindi pumasok yung tubig. So, sa panahon natin, yun ay bulkasil, epoxy, pang waterproof. Pero sa kanila, pitch ang tawag doon. No? Ilalagay nila yun doon sa gopher wood. Siyempre, gagawin muna nila yung barko at pipinturahan nila yung loob at yung labas para hindi papasok yung tubig. And this is the patch on which thou shalt make it up. The length of the ark shall be 300 cubits. And the breadth, yung lawak, yung wide, yung laki niya, 300 cubits. Yung lawak niya ay ilan? 50 cubits. Yung kanyang laki ay 30 cubits. Laki daw na, no? Ganyan yun, no? Ito yung tao. Mga ganyan yung kalaki. Okay? Tapos may tatlo daw, sabi dyan. And a window shall thou make to the ark, and in a cubit shall thou finish it above, and the door of the ark shall thou set in the side thereof, with lower, second, and third story shall thou make it. Tatlong story. Sino may bahay dito? Tatlo yung palapag. Wala, di ba? Ito tatlong palapag. No, yan ang tatlong palapag. Oh. Yan, yung door niya nasa gilid. Tapos may window daw na isang cubic. Okay? Yan daw yung laki ng ark ng barko. Ano daw lalagay dyan? Yung laki-laki niyan. Tingnan natin, susunod. Ano daw ilalagay ng Panginoon dyan? But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy son, and thy wife, and thy son's wife with thee. Okay, ilan daw yung anak ni Noah? Sino yun? Shem, si Ham, si Japheth. Tapos si Shem, si Ham, si Japheth, meron silang mga asawa. Si Noah, syempre, may asawa. Ilan daw yung sasakay dun sa barko na tao? Ang laki ng barko! Walo lang na tao yung sasakay. Okay, tingnan natin ano pa yung sasakay. And of every living things of all flesh, two of every sort shall thou bring into the ark to keep them alive with thee. They shall be male and female. Lahat daw ng mga hayop. Okay? Dalawang pares. Ibig sabihin nun, isang lalaki, isang babae. Okay, may bading ba doon? Wala. Walang bading doon. Okay? Walang tomboy. Wala, di ba? Kasi male and female. Kasi bakit daw kailangan male and female? Para sila ay dumami. Okay, yung lalaki ba sa lalaki, dadami sila? Hindi, kahit pag-umpog-umpogin nila yung ulo nila, hindi sila dadami. Tama? Okay. Yung babae at saka lalaki, dadami, di ba? Isang babaeng manok, isang lalaking manok. Pagkatapos nun, magkakaroon sila maraming itlog. Tapos, mababasag yung itlog, magkakaroon ng mga bagong sisil.
yung mga sisyo na yung lalaki, dadami uli sila. Okay, tama? Isang lalaking aso, isang babaeng aso. Pwede ba aso pusa? Pwede ba silang dumami? Hindi, kasi hindi sila magkapareho ng kind. Okay? Kaintindihan tayo? Leon at saka camel, pwede? Hindi rin, di ba? Kahit na hindi mo makaparami kasi magkaiba sila ng kind. Okay? Kaya yun ang nilagay, no? Lahat, you know? Lahat ng leon, elepante, babaeng elepante, bear, okay, ang pusang gala, ang may pusang gala, ano, babka, babka, yan, yan yung mga hayop doon, ano, babo, camel, marami, lahat doon nilagay nila, okay, okay, tapos noon, asan ako? And take thou unto thee all food that is eaten, and thou shalt gather in to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Kaya inutos sa kanya yun, no? Ng Panginoon, kumuha ka ng lalaki, babae, lahat ng hayop. Yung hirap nun. Huhulihin mo lahat ng hayop. Okay, pati yung grasshopper, pati yung butterfly, pati yung dragonfly, tutubi, kutakti, and lahat yun kumuhanin ni Noah. At ilalagay niya yun sa ark, sa barko. At maglalagay siya ng maraming pagkain, maraming bigas, maraming ano pa mga masarap na pagkain. Prutas, gulay. Next. Nasusundan niyo pa yung kwento? Okay? May activity tayo mamaya. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Yung mga papasok, yun lang yung righteous. Bakit daw sila naging righteous? Sila ay nanampalataya sa Diyos. Mamaya malalaman nyo bakit. Paano sila nanampalataya? Kasi nung panahon nila wala pang ulan. Hindi pa umuulan, eh paano nabubuhay yung mga puno? Di ba kailangan ng tubig nun? Nagmimiss lang, sabi sa Genesis. No? Okay. Now, sabi dyan, mamaya makikita natin yung verse na yun. Sabi dyan, sana ako? Of every clean beast thou shalt take to thee by seven. Yung mga clean beast daw, tagpipito. Kunyari, pitong lamb na lalaki, pitong lamb na babae, pitong cow na babae, lalaki. Ganun daw. Pito, pagka malinis na hayop. Ibig sabihin ng malinis na hayop, ito yung kinakain nila. Okay? For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights. Sabi niya ng Panginoon, so pagdating ng 7th day, pauulanin daw niya ng 40 days and 40 nights. Ang tagal nun. Umuulan 40 days and 40 nights. Walang tigil. Kaya anong pinakamatagal na ulan dito? Isang araw lang, di ba? Isang araw, umuulan. Kanyang isang linggo, 7 days, sabihin mo na. Ulan ng ulan. Pero humihinto naman yun. Tapos ulan ulan, hinto. Yun, 40 days and 40 nights. Ulan ng ulan. Ulan ng ulan. Asa na? And Noah did according unto all that the Lord commanded him. Anto ginawa ni Noah? Hindi, yung sumunod sa'yo, Panginoon. Hindi naman ako naniniwala sa'yo. Ulan, wala nga ulan eh. Anong sinabi ni Noah?
siya ay sumunod sa Diyos. Okay? Inuwa niya lahat ng hayop. Yung paggawa pa lang ng barko, ang hirap na nun eh. Di ba? Hirap gumawa ng barko. Isa barkong papel na, hindi kayo marunong gumawa eh. Barko pa kaya? Di ba? Ganon kahirap yung pinagawa sa kanya kay Noah. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. Ilan taon si Noah nung umulan daw? 600 years old. Grabe, ang tagal ng buhay ni Noah. Mamaya, masabihin ba hanggang saan siya na buhay? No, 900. Bayangan na niya, plus. And Noah, ayan, and Noah went in and his son and his wife and his son's wife with him into the ark because of the water of the flood. Sumakay na sila sa barko. Ano na nangyari pag sakay nila sa barko? Tingnan natin, tingnan natin. Ano kaya mangyayari pag sakay nila sa barko? Umulan. Oo, umulan ng malakas. Of clean beasts and of the beasts of that are not clean and of fowls and of everything that creepeth upon the earth, there went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female. Meron daw ba ding? Wala. Meron tomboy? Wala. Wala dyan. Sabi dyan, male and female. Okay? As God had commanded Noah. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. And in the 600 years of Noah's life, in the second month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. Yung lahat ng mga bukal ay bumulwak. Yung kalangitan ay umulan. Wow! Ano na yun? Ano ang mangyayari sa mundo nun? Pag lahat na buhos ng buhos yung tubig. Okay? And the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Ulan ng ulan, 40 days, ilan yun, ilang buwan yun sa atin? Isang buwan at 10 araw, umuulan. Sa Metro Manila, kalahating araw lang umulan doon, nangyari yun noong panahon ng undoy. Ang daming nabaha, yung mga nasa tabing ilog na wash out, tanggal yung bahay nila. Yung iba, kasama pa ng bahay nila habang namatay, maraming namatay. See? And in the same day, entered Noah and Shem and Ham and Japheth and the sons of Noah and Noah's wife and the three wives of his son with them into the ark. Ano na nangyari? Okay? They and every beast got them. And the waters prevailed exceedingly upon the earth, and the high hills that were under the whole heaven were covered. Lahat ng mga bundok ay na-cover na ng tubig. Ibig sabihin, may magubuhay pa pa nun? Kahit na pinakamagaling kang lumangoy, kung 40 days ka na lumalangoy, mamamatay ka pa rin. Ibig sabihin, wala nang magubuhay nun. No, lahat ng humihinga sa ilong, sa nostrils, sabi doon. Lahat ng humihinga, kasi isda, hindi yun humihinga sa nostrils eh. Humihinga yun sa gills. Dito yun humihinga. Kaya buhay yun. Pero lahat ng mga humihinga sa ilong, patay. Okay? Imagine nyo, wala nang nabuhay. Ang nabuhay lang, yung nandoon sa loob ng arko, ng bark, ng barko. 15 cubits upward did the waters prevail, and the fountains were covered. 15 cubits ang haba, ang lalim nun. No?
And all the flesh died that moved upon the earth, and both of fowls, pati yung mga lumilipad. Okay, kung mabubuhay sila, ulan ng ulan, mapapagod sila, tapos wala na silang madadapuan. Patay din sila lahat. Okay? And of cattle, of beasts, and of every creeping things that creepeth upon the earth, and every man, lahat ng tao. Imagine ninyo, lahat ng tao mamamatay. Kunyari, ito yung barko natin. Yung pumasok lang dito yung mabubuhay. Yung mga iba, ayaw nilang pumasok dito. Sinasabi ni Noah, pumasok kayo dito. Ayaw nila, hindi kami niniwala sa iyo. Wala namang ulan eh. Yung lahat ng mga tao dyan, lahat patay sila. Imagine nyo yun, no? Lahat ng mga ayaw, hindi na sa amin ni Noah. And all those, yan ang nostrils, was the breath of life, and of all that was in the dry land, died. Lahat ng mga hayop sa lupa na matay. And every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground, both men and cattle, and the creeping things, and the fowls of the air, of heaven, and they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth, and 150 days. 40 days ang umulan, tumigil yung ulan, baha pa rin, hanggang 150 days. Kano katagal yun? Okay? 150 days, kung 30, divided by 30, ilan? 5 months. 5 months umuulan. Ay, 5 months silang nandun sa barko. Okay? Genesis 8, and God remembered Noah. Nandun na sila. Okay? Pag ganun-ganun sila sa barko, walang, kasi nandun lang sila eh. Di ba? And God remembered Noah and everything that living things and all the cattle that was with him and the ark, and God made a wind pass over the earth and the waters ashward. Okay, ibig sabihin yung tubig ay bumababa na, nawawala na. And the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained. Kuna, huminto na yung ulan. And the waters returned from off the earth continually, and after the end of 150 days, the waters were abated. Wala nang baha. Hey, listen. Okay. And the ark rested in the seventh month, on the seventh day of the month, upon the mountains of Ararat. Okay, saan daw huminto yung ark? Sa bundok Ararat, sa mountain of Ararat. Okay? Ano daw yung pangalan? Ararat. Okay, madaling matandaan, di ba? Ararat, kasi paulit-ulit lang. Okay? Parang hala-hala. Okay? Palay-palay. Sa Ararat. Okay. And the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. Nakita na yung mga bundok. Wow. Okay. And it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. Binuksan nila yung window. Okay, next. And he sent forth a raven, which went forth to and fro until the waters were dried up from off the earth. Sinend nila Noah yung raven. Ano yung raven? Puti ba yun o itim? Uwak. Yung uwak ba? Puti or itim? Itim, di ba? Baga may kasabihan tayo, pag puti ng uwak, ibig sabihin hindi mangyayari yun. Di ba? Parang itaga mo sa bato,
Kahit anong may tataga sa bato. Ay, bato yun. Okay, ito yung raven, yung black. Also, he sent forth a dove, yung dove, yung white, yun, kalapati. Okay? To see if the waters were abated from off the face of the ground. But the dove found no rest for the sole of her foot and on the face of the whole earth. Then he put forth his hand and took her and pulled her in unto him into the ark. No, yung dog, yung sinendang pang ni Noah, bumalik uli siya kasi wala pa siyang maapakan na. At saan bang maapak yung mga ano? Puno, di ba? Wala pang puno. Yeah? And he stayed yet another 7 days, and again he sent forth the dog out of the ark. And the dove came into him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked off. So no one knew that the waters were abated from off the earth. Nalaman ni Noah na wala na talagang tubig at meron ng mga puno kasi yung dove meron na siyang hawak na olive leaf. Meron na siyang dahon sa kanyang bibig. Okay? Basta na tayo. Next. Okay. Kailang oras na tayo? 41 minutes na. And it came to pass in the 601st year, in the first month, the first day of the month, and the waters were dried up from off the earth, and behold, the face of the ground was dry. Wala nang tubaha. Dry na yung ground. Ibig sabihin, pag dry na yung ground, yung mga puno ay umuusbong na. Okay? And this way, okay, God port of the ark thou and thy wife and thy son and thy son's wife with thee. Bring forth with thee every living thing that is with every creeping things that creepeth and upon the earth, okay, that they may breathe abundantly in the earth and be fruitful and multiply upon the earth. Yung mga hayop, sabi ng Panginoon, ilabas mo na sila para sila ay dumami na uli. Okay? Masaya ba yun? Maraming hayop? Okay, syempre, di ba? Marami na uli tayong makakain. Chicken. Di ba? Fried chicken. Kaldereta. At pamasarap. Adobo. Lechon. Ano pa? Menudo. Estopado. Kare-kare. And Noah went forth, and his son, and his wife, with him. Lumabas na sila, Noah! Yan na, yung mga hayop, lumabas na sila. Okay? Ayan na. Every beast, every creeping things, and every fowl of the whatsoever creepeth upon the earth, and after their kind, and went forth out of the ark. And Noah builded an altar unto the Lord. Nagpuri si Noah. Okay? Sa Panginoon. And took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offering to the Lord. Siya ay nagsumamba sa Panginoon. Okay? Nag-offer siya. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Okay. Neither will I again smite anymore everything living as I have done. Ayaw na daw patayin ng Panginoon lahat ng tao, i-curse yung ground. No? Sa pamamagitan ng bagyo. Pero makikita natin yan. Okay, sabi ng Panginoon, sisirain din niya yung mundo at papalitan niya ng bago. Okay? Hindi lang sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan din ng apoy. Apoy naman, no? Ganun, minig na dito, nandiyan si Ate Jenry. While the earth remaineth,
seed time and harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. Kaya hindi na daw mawawala. Next. Okay, mano-mano tayo ngayon. Summary! Okay, ano yung natutunan natin? Ang Panginoon ay nagja-judge. Tama? Noong panahon na ito, nagalit ang Panginoon sa buong mundo kasi sila ay corrupt. Sila ay naging masyadong makasalanan. Okay? At ang ginawa ng Panginoon, ano daw ang judgment ng Panginoon sa tao? Paano nilipon ng Panginoon ang tao? Sa pamamagitan ng ulan at baha. Umulan ng ilang days? 40 days and 40 nights. Makinig, ilan daw? Ulan? Sino daw yung mga naligtas na tao? Ilan? Eight. Sino daw yon? Noah. Si Noah, yung asawa niya? Tatlong anak. Yung tatlong anak niya, sino? Tatlong anak niya? Shem, si Ham, si Japheth. At yung kanilang mga asawa. Ilan sila lahat? Eight. Walo. Okay. Vincent, ano kailangan mo, Vincent? Lance. Okay, summary na tayo. Makinig na ka. Last na to. Itapusin na natin. Sabi daw sa Hebrews 11:7, ito daw yung sinasabi ko sa inyo, bakit daw kinalugdan ng Panginoon si Noah? Okay, sabi dyan, by faith Noah being warned of God, of things not seen as yet, yung mga bagay na hindi pa nakikita, yung ulan ng panahon na yon, hindi pa yon umuulan. Nagmimiss lang para lang hamog. No? Kita niyo yun sa bundok, yung hamog? Di ba ang lamig nun? Tubig din yun. Okay? Yung laman nun, tubig din. Mangyayari na. Isa-isa lang, umaya. Patatapos na tayo. Po. Lanto. Hindi na lang tayo. Okay? Si Noah daw, sabi dyan, yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his household by the which he condemned the world and become heirs of the righteousness which is by faith. Which is sa pamamagitan ng pananampalataya. Nanampalataya si Noah. Kaya siya ay naging righteous sa paningin ng Panginoon. Okay? Without faith, we cannot please God. Hindi natin mapi-please ang Panginoon. Sino na ng palataya sa Panginoon? Okay, yun yung pinakaunang step. You need to have faith. Manampalataya ka sa Panginoon. Ibig sabihin nun, maniwala ka sa Kanya. Okay? Sino naniniwala sa Panginoon? Okay, salamat sa Panginoon. Di ba? Kung ngayon yung baha, lahat tayo masisave kasi nananampalataya tayo sa Panginoon. Okay? Now, 2 Peter 2:5, and he spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Ano daw ang meron kay Noah? Noah is also a preacher. Okay? Pinipreach niya yung Panginoon. Sabi doon, 100 years span, pinipreach niya ang Panginoon na ang Panginoon ay magja-judge at magpapaulan ng 40 days and 40 nights. Sumama kayo sa amin at kayo ay maliligtas. Pero walang sumama sa kanya. Ilan lang daw sila naligtas? 8. Walo lang. So sad. No? Sa halahala, ilan kaya maliligtas? Ilan kaya yung mananampalataya sa Panginoon? Taas na yung kamay. Ang daming maliligtas. Okay? Kasi nanampalataya tayo sa Panginoon. 1 Peter 3:18-20. This is the last. For Christ also had once suffered for sin, the just for the unjust, that he might bring unto us
the Spirit bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by Spirit, by the Spirit, by which also he went. Wala. He went, sabi doon, and preach unto the spirits in prison, which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, that is, each soul were saved by. Ibig sabihin nun, kung gaano daw katagal naghintay ang Panginoon doon sa mga mananampalataya sa Kanya, tinulad yon sa panahon ni Noah kung kailan binubuo yung barko. Imagine nyo, magbubuo kami ng barko dito. May kita ba ng tao yon? Malaking barko. May kita ba yun ng tao? Kasi maraming mga ano nun, materialis nun. No? Magpapadeliver kami doon, maraming materialis. Ang ginagawa doon? Ba't nagbubuo sila doon ng barko? Eh, nandito tayo sa gitna ng ano, hala-hala. Eh, liit lang naman ang lawa natin, hindi naman yung ganun malaki. Ang laki ng ginagawa nilang barko. Ibig sabihin, it speaks for itself. May ginagawa ang mga lingkod ng Panginoon. Katulad dito sa hala-hala, may ginagawa ang mga lingkod ng Panginoon. Okay? Niyayaya nila na ang mga tao dito ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Sino yung mga nanampalataya sa Panginoon? Salamat sa Panginoon. Nanampalataya ka ba, Larry, sa Panginoon? Salamat sa Panginoon. Kayo yung mga tulad ni Noah na nanampalataya sa Panginoon. Okay? Gagayahin ba natin si Noah? Susunod ba tayo sa Diyos? Pag pinagawa ba tayo ng Panginoon ng isang bagay, susundin ba natin? Okay, sabi ng Panginoon sa kanyang utos, okay, huwag nyo ahayaan na kayo ay hindi magsama-sama, sabi sa Hebrews, no? Mag-gather ng ganito. Ay, ayoko nang umaten dyan, nakaka-boring naman. Kinakwento, barko, tapos maraming hayop. Boring ba yun? Masaya ba yun? Totoo ba yun? Totoo bang nangyari yun? Yun ang sabi ng Panginoon. Totoo yun na nangyari. Merong isang tao, kinalugdan ng Panginoon kasi siya'y nanampalataya sa Diyos at siya ay niligtas ng Diyos kasama ng kanyang buong pamilya. At naghasama pa sila ng mga hayop. Sino yung kwento natin ngayon? Noah. Ang Diyos ang kwento natin ngayon kung paano siya mag-judge. At kinalugdan niya isang tao, si Noah, sa kasama ng kanyang mga buong pamilya. Naintindihan ba? Mabait ba ang Diyos? Sabi dyan, yung pinakalas, sino daw yung nagligtas sa atin? Si Christ, si Jesus Christ. Siya yung ating tagapagligtas. Siya ay makabaging Diyos. Mahal niya ang Diyos. Sabi doon, God commended His love towards us. While we are yet sinners, Christ died for us. Okay, mahal tayo ng Diyos. Ano ang ginawa ng Panginoong Yesus? Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala ba kayo doon, kids? Naniniwala ba kayo sa Panginoong Yesus na siya yung namatay para sa inyo? Siya yung nagligtas ng inyong kaluluwa. Okay? Binayaran niya yung kasalanan natin. Kasi, sino daw magbabayad ng kasalanan natin? Tayo. Pero mahal tayo ng Diyos, imbis na siya yung, tayo yung mamatay sa impyerno, siya yung namatay para sa atin. Siya yung napunta sa impyerno 3 days and 3 nights, pero hindi siya kinaya ng impyerno. Sabi ng Bible, and death cannot hold him. And he conquered death, and he rose up from the grave, siya'y nabuhay muli sa mga patay. Salamat sa Panginoon. Okay? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Ama. Pagpapaalala kung anong ginawa mo, Panginoon, sa panahon ni Noah. Ang inyong judgment ay totoo, Panginoon, sa kasalanan.
Salamat, Ama, kinalugdan niyo si Noah at ang kanyang kasama ng kanyang buong pamilya. Panginoon. Salamat, Panginoon, at iniligtas mo muli. Nandito kami muli, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay ng inyong buktong na anak na si Jesus. Salamat, Ama, sa umagang ito, mga kabataan ito, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang palalahanan, Panginoon, ng mga salita. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Active.